Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. So for today's videos guys, so update lang tayo sa ating ginawang videos nung nakaraan, yung ating first attempt ng withdrawal request dito kay Sitaw. So magre-request tayo ng cash out. So from freezing money, bumalik sa ating wallet balance, and then nag-attempt tayo mag-withdrawal request. So yun yung continuation ng ating video. So kung hindi nyo napanood yun guys, kung paano mag-request withdrawal dito kay Sitaw, panoorin nyo muna yung part 1 nito. So search nyo na lang guys sa aking mga videos. So ayun, proceed na tayo dito sa ating tutorial or yung update dito sa ating withdrawal dito kay Sitaw. So unang-una, sa mga baguhan dyan or sa mga alam na, so punta tayo dito sa ating account guys. So punta tayo dyan, click natin yan. So ayun, kung dito alam nyo na naman kung para saan yung mga yan, so punta tayo dito sa ating wallet. So click natin yan guys. So kagabi, nung bali nag-request ako ng withdrawal kay Sitaw guys, May 25, and then alas 12:29 ng umaga na guys. So bali May 25, 12:29 AM na siya guys. So pasado alas 12 na siya ng gabi. So check natin siya dito guys sa wallet details guys, yung ginawa nating withdrawal guys. So punta tayo siya dyan, yung inattempt natin ng withdrawal kagabi. So bali ngayon pala guys, yung date na ngayon guys, May 26 na guys. So May 26 na. So bali alas 12:24 na lang umaga na guys. So alahating gabi na guys. So dito lang ako nakakapaggawa ng videos guys, kasi medyo tahimik na yung kapaligiran. Kaya dito ako mga gantong oras na ako gumagawa ng mga vlogs or videos dito kay Sitaw. So ayun, hanapin natin yung withdrawal request natin dito kay Sitaw. So yung inattempt natin na withdrawal kagabi. So ayun, ito siya guys. Ito yung withdrawal request natin siya. Withdrawal request natin siya guys. Bali 2,000 lang yung withdraw ko. Yan lang. So ito guys, dated siya ng May 25, 2023. So ayun, yan yung withdraw ko, ating withdrawal. So balik tayo sa ating dito sa ating wallet request. Ito na yung withdrawal request natin guys. Dito din makikita guys yung ating oras. Ito yun guys, sinasabi ko na May 25 ako nag-request ng withdrawal, alas 12:29 ng hating gabi. So ayan, so check natin kung approve na siya. So click nyo lang yung arrow guys para makita nyo yung ibang detalye. So pag hindi nyo nakita yung ibang detalye, click nyo lang tong arrow guys, tong arrow. Halimbawa kung hindi nyo makita yung ibang detalye, naka-hide kasi siya guys. So bali click nyo lang to guys, itong arrow na to, click nyo lang yan. Kung apps yung gamit nyo, so click nyo lang yan para makita nyo yung ibang detalye. So ito na yun guys, bali yung request withdrawal natin guys, approved na siya guys, approved na siya. So ayan, approval na siya. So bali kagabi nung pag-request natin, yan nakalagay dyan guys, pag hindi pa approved, pending, pending pa yan. So ayan, bali hating gabi tayo nag-withdraw guys. So nung kaninang umaga, mga May 25 ng umaga, mga bandang alas 8 or alas 9 ng umaga ng May 25. So check ko siya dito, bali naka-approval na siya guys.
So mabilis lang yung approval ni Sitaw. Hindi pa siya inabot ng lampas ng 24 oras o kasi nag-request ako mga alas 12 na. Pasando alas 12 ng May 25, kakapasok lang ng May 25. And then mga banda alas 8 or alas 9 ng umaga, nag-approve na agad siya. So na-credit agad siya guys sa aking bank account. So bali yung gamit ko palang bank account guys is BPI. BPI yung ginagamit. BPI yung aking bank account. So ngayon naka-approve na siya dyan. So check natin siya guys sa aking BPI account kung talagang pumasok siya. So ayan, punta tayo sa ating BPI account. So bali dito guys sa BPI guys, naka sa application guys, bali magla-login muna ako dito. So click nyo lang guys. So dito, pag mag-login kayo dito guys, fill up nyo lang yung username. Kung apps din yung gamit nyo, fill up nyo lang yung username and then password. So popost ko muna itong video guys para makapag-login ako dito guys. So ayun guys, nandito na tayo sa aking BPI account. BPI account ko to guys. So ito na yun, yung aking account dito sa BPI. So savings account yung gamit ko guys, savings account. So ito na yung balance dito sa aking account guys, yan yung balance. So bago nga pala ako nag-request ng withdrawal kay Sitaw guys, bali may balance ako dyan na, so may balance ako dyan na, may balance ako dyan kay Sitaw na 3,117.13. Bali yan yung balance ko dyan guys sa aking account bago ako nag-withdraw kay Sitaw. So para makita natin guys yung history talaga ng aking account, so click nyo lang to guys somewhere dito. Kung BPI yung gamit nyo din guys, i-click nyo lang dito guys somewhere dito sa savings account. Pagpasensyahan nyo na guys, naka-blur dyan guys. So basta click nyo lang somewhere dyan para makita nyo yung history. So punta tayo dyan, click nyo lang dyan guys. Dito natin makikita yung history ng ating account. So ito na yon ang history. So para makita nyo yung balance talaga, so yung pinaka balance, yung history balance ng ating account, so click nyo lang to guys, show running balance. Sa lahat ng transaction makikita nyo kung ilan yung nagiging balance. So click nyo lang yan para makita nyo yung history. So ito na nga yung sinasabi ko guys. So sa ngayon, ito na yung balance ko. Ito yung balance guys, 5,117.13 pesos. Yan na yung total. So tulad nga ng sinabi ko, bago ako nag-attempt ng withdrawal kay Sitaw, ito yung balance ko guys. Ito yun, 3,117.13. At ito na yung dumating na nga yung ating withdrawal kay Sitaw guys. So ito na yun guys. So ito na yun, 2,000 pesos. Malinis na pumasok sa ating, sa aking account. So sa mga nagsasabing scam si Sitaw, so hindi po siya guys scam. Kasi napakabilis nga pong makredit sa aking bank account. So ayun, tsaga-tsaga lang talaga kay Sitaw guys para makapag-withdraw din kayo. So huwag kayong panghinaan ng loob guys. So i-grind nyo lang pag sumikapan nyo. Huwag kayong panghinaan, huwag kayong mahihiyang magkonsulta sa inyong mga account specialist kung anong dapat gawin sa account nyo para matulungan din kayo guys kung anong problema. So ayun, ito na yung 2,000 pesos guys. So bali
wala akong ibang inaasahan na darating sa account ko, guys, kasi hindi pa naman swildohan, guys. So bali yung ginagamit kong ATM and bank account, so bali issue sa ng company. Pwede nyo naman gamitin yun, guys. Any bank account, guys, pwede nyo gamitin dito kay Sitaw, guys. Basta bago kayo mag-request withdrawal, guys, so i-fill up nyo muna siya dun sa ating payment setting bago kayo mag-attempt ng withdrawal. So ayan, napakita ko na, guys, kung paano mag-withdraw dito kay Sitaw. Nakredit na siya sa aking account. So anyway nga pala, guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification, guys, para updated kayo dito sa aking mga bago pang videos na tutorial na i-upload dito. At kung wala ka pa palang account dito kay Sitaw, nasa baba ng description yung referral link ko at referral code ko. Gamitin nyo na lang kung gusto nyo mag-register. At nasa comment section din siya, guys. Bali, ipipin ko na lang siya. So, ayun lang. I hope na may natutunan kayo ditong panibagong kaalaman dito kay Sitaw. So, maraming salamat sa panonood. God bless.